Hi mga ears loves! Welcome to my Purple Ears channel! And yes, yes, yes! Sa wakas! Guys, ito na. I-share ko na sa inyo yung aking Fonda routine na sobrang parang wala akong pores. As you can see, ito na yon. Ewan ko kung ako lang ba, pero sobrang flawless looking niya. Tsaka na-even out niya yung aking skin tone, plus yung mga blemish ko, yung mga ugat-ugat ko sa face, yung mga pimple marks, hindi siya kita. So yon, ito na yung pinramis ko sa inyo, wag na nating patagalin pa. Let's now begin! First step, and for me, ito yung pinaka-importante bago ka magsimulang mag-makeup. Skincare. Skincare is a must. Because for me ha, in my own opinion, I believe na if you want to achieve the flawless looking makeup, it all starts kay skincare. And mas maganda guys kung mag-skincare muna kayo kasi maproprotektahan nyo yung inyong face, yung inyong balat bago kayo maglagay ng mga chemical from the makeup. And eto na nga guys, papakilala ko sa inyo yung ginagamit ko bago ako mag-makeup. Bali dalawa sila and these are serum. Gusto ko yung serum kasi very lightweight siya. Hindi siya malagkit sa mukha, mabilis siyang matuyo and at the same time, piniprep niya yung balat ko kaya mas nagiging long lasting yung makeup. And this serum are New Lily. Dalawa yung ginagamit ko. First is yung AHA Vita Brightening Serum para mag-create ng, alam niyo yun, glowing aura yung aking skin. And syempre, alam niyo na, sobrang lalaki ng aking mga pores. So, merong special serum para doon. And ito yung ginagamit ko, yung Green Tea BHA Pore Tightening Serum. Mini-minimize niya yung appearance ng aking pores. So, ito silang dalawa. Available siya kay www.roseroseshop.com. So guys, dahil love na love ko kayo and limang serum naman yung binigay nila sa akin and dalawa lang yung nagagamit ko, tama, magpapag-giveaway ako guys ng tatlong serum pero baka ma-bore na kayo kaya sa end of the video ko na lang sasabihin yung mechanics kung paano kayo mananalo ng serum and promise guys, walang halong ka-etchosan, sobrang iniba niya yung makeup game ko. Promise. Okay, so without further blah blah blah, let's now move on sa aking Fonda routine. First serum na gagamitin natin, like what I've mentioned, is this brightening serum para kahit alam nyo na lagi akong puyat, meron pa rin parang glow sa ating skin and para lang talaga siyang tubig. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero sobrang walang lagkit factor, mabilis siyang i-absorb ng skin. Kaya I like it so much. So yeah, minamassage ko lang siya hanggang mai-absorb na siya ng aking balat. Next naman na gagamitin ko is this pore tightening serum kasi kailangan ko siya. Ito talaga, it's a must have sa akin. Kasi kung makikita niyo ako, sobrang laki ng mga pores ko. So mas konti na lang ang ipapump ko and dito ko na lang siya i-concentrate sa mga open pores ko sa cheeks. And sometimes sa nose. Madaming magagandang primer. Ang nagiging problem ko lang is nagmo-moisturizer pa ako bago mag-primer and sometimes napapansin ko pag mas maraming product ang nilalagay sa mukha mo, mas nagkakaroon ng tendency na mag-cake up. So, mas onte, mas okay. Diba? Sabi nga nila, less is more. So, itong Revitalift na Magic Blur, 2-in-1 na siya. For me ha, namo-moisturize niya na yung face ko and at the same time, nabu-blur out niya yung mga lines, yung mga pores ko, and it is a very lightweight. Kung nagpo-focus ako dito sa cheeks area, kasi dyan talaga, kailangan i-blur yung aking mga pores. Ito na nga yung pinaka-nakaka-intriga. Ano nga ba yung Fonda na ginagamit ko na sobrang nagiging flawless looking sa aking face? So guys, chinanin, drum roll! Ito siya. Ito yung Too Faced Born This Way Fonda. And ang shade ko ay nude. Pero guys, ito ha. Sabihin ko na sa inyo, sobrang ganda niya sa face. Pero sa weather natin na sobrang humid, mag-iingat kayo ha. Kasi pag hindi nyo siya na-iset ng maayos, meron siyang tendency na matunaw. Alam niyo yun, nangyari sa akin yun. Hindi ako nag-powder, hindi ako nag-cooking or nag-baking method. Ay, te, para siyang nagdi-drip sa aking mukha, talagang nag-i-slide siya. Kaya parang nahiya na ako kasi nag-commute pa ako noon. Pero since nga ito yung aking Fonda routine, sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya napatagal sa aking mukha kahit na sobrang init dito sa Pilipinas. Okay? So ito, mabibili nyo siya kay Sephora PH. Pero try nyo din, baka meron kayong mga kilalang online shop na nagbebenta sa kanya. Pero sa akin, kay Sephora PH ko siya nakuha, ilalagay ko yung link down in the description box. Pero guys,
I like it so much. Pwede mo siyang i-build medium to full coverage. Pero ako, mas gusto ko na yung medium coverage na lang. Tapos magko-concealer na lang ako dun sa mga areas na meron akong blemishes. Kasi may tendency din tong mag-cake. So yun. Shake nyo lang maigi. Papakita ko sa inyo guys yung difference, ha? Pero ako, ang ginagawa ko kasi, kamay lang muna talaga yung ginagamit ko. Lalo na dito sa my cheeks area. Para mas matabunan ko yung pores. Bali, ito na lang yung pampanipis ko sa kanya, yung beauty blender. Yan guys, pag nakalat nyo na siya, ako ha, hindi ako naglalagay ng fonda dito sa may ilalim ng aking mata. Kasi maglalagay ako dyan ng concealer para wag mag-cake, hindi pangit tignan. Pag nakalat nyo na siya, gamitin nyo na yung beauty blender nyo, tsaka nyo siya nipisan para pumantay. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo yung difference, pero yan. Okay, dito naman sa kabila, tsaga-tsaga lang. Okay, so yan yung aking unang layer. Ito na yung final layer ko, which is pangalawa na. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero sobrang flawless niya tignan, pero hindi siya cakey. Alam niyo, parang hindi siya sobrang puti or kaya sobrang matte na parang halatang-halata na, oo, flawless ka tignan, pero halatang ang kapal ng makeup mo. Ayoko kasi yung ganung look. Gusto ko pa rin yung parang, ha, parang ang kinis ng face niya, pero oo, naka-makeup siya, pero parang ang nipis ng fonda. Ganun, kaya maganda tong si Too Faced. Natural pa rin siya tignan. Ito naman yung aasikasuhin ko, yung dark circles ko. Ito yung mga best friend ko para doon. This is yung Mary Kay Concealer. Mabibili nyo siya kay Beautylicious Deals. Lahat ng mga links na pwede nyo mapagbilan ng mga ginagamit ko, ilalagay ko sila down in the description box. Hinahaluan ko siya nito. Sobrang magandang discovery para sa akin to. This is yung Cover FX Custom Drops. Pag yung mga foundation nyo, parang nakukulangan kayo ng coverage. Ay, te, patakan nyo lang siya ng mga dalawa, isa, magiging mas makapal yung kanyang coverage, pero hindi siya magkikiki guys, ha? Huwag nyo lang dadamihan na kasi parang pure pigment to eh. Hindi nyo rin siya pwedeng gamitin as is kasi sobrang kapal niya. Alam nyo na, so hahaluin ko lang siya or kakalugin ko lang. Kukuha ako nitong Mary Kay. Bigyan nyo kayo ng konti. And wala pa sa isang drops. Ito yung kanyang itsura guys. Konting-konti lang. Para mas magbigay lang siya ng coverage. Kasi hindi na ako nagko-color corrector. Napapansin ko kasi pag gumagamit pa ako ng parang orange na color corrector, medyo namumuumuo sila. So, ganyan lang. Pag dito naman, mas bet ko gamitin yung kamay. Kasi yung init ng daliri ko, mas natutunaw niya yung product. Tapos, sinasama ko na rin yung eyelids. Para ma-prep na rin kung sakaling mag-eyeshadow kayo. Mga ugat ko. Yan, sinasama ko na rin. Ginagamit ko para iset siya is this one. Hindi ko nga lang alam kung available na guys, pero si Ryza yung nag-formulate nito. Hindi ko nga lang alam kung nagbebenta na si Ryza. If you're familiar guys, Ryza Kontawi, nag-YouTube din siya. And guys, sobrang flawless, sobrang galing niya mag-makeup. So, Ryza, if ever available na to guys, bili kayo. Bigay niya sa amin to eh. Sabi niya, try niyo nga ganyan yan. Parang dupe siya ng RCMA, pero ako hindi pa ako nakasubok ng RCMA, pero I like it. Sobrang I like it. Hindi niya ginagawang oily yung aking face and sobrang ganda niyang pang set. Okay, eto gagamitin ko. Pwede naman na ito, yung parang dump beauty blender, pero ako ang ginagamit ko, separate na sponge. So, ito yung ginagamit ko. Kasi, ayoko ng dump. Nangyayari kasi, nagkikakey siya sa akin. Kaya mas gusto ko yung cooking method kesa naman sa baking method. And kailangan ko ng i-cooking method yung aking mata kasi tumatagal na sa aking explanation. So yan, gamit lang kayo ng, kung gusto nyo gawin yung ginagawa ko, gamit lang kayo ng tuyo na sponge. Tsaka nyo ilagay sa inyong mata. Para lang din kayo nagbe-bake. Hindi nga lang basa yung sponge nyo. O, yung buong cheeks, kasi yan yung oily sa akin. Pa, isa pa to sa importante sa akin guys, yung parang nalalagyan ng bigote kasi
ang bilis-bilis mahulas ng foundation ko dyan kasi pinagpapawisan ako. Ganun din ba kayo? Nagbubutil-butil yung pawis ko dyan kaya kailangan lagyan ko yan ng matinding pulbos. So, yan lang guys. Tapos dito, yan, naglalagay din ako dyan. Yan. Hindi ko nilalahat kasi may gagawin ako. May tuturo ako sa inyo mamaya. So, there. And dahil gusto ko is full coverage fonda ite, hindi tayo nagtatapos dyan. Gagamit pa ako ng isa pang powder and ito yung best friend ko simula dati pa nung nagsisimula pa lang ako. This is Fanny Serrano Two-Way Cake in the shade Organza. Pero parang features and shades na ata siya ngayon. Binibili ko na lang guys is yung refill pero ay, ang ganda ng coverage nito. Ito yung gagamitin nyo dun sa mga areas na hindi ko nalagyan ng yung kulay puti na powder. Tulad nito. Halos kakulay ko lang tong organza guys eh, kaya maganda din siya. Dito. And malaking tulong din, natuyo lang yung sponge ko kasi hindi siya magkikakey. So there you go, babalikan ko kayo mamaya, hayaan ko lang siya sa aking face ng mga 2 to 3 minutes. So yan siya. I am back. Actually, hindi lang 3 or 5 minutes siyang nagstay sa aking mukha kasi kumain na rin ako ng hapunan. So, ito na yung itsura niya, guys. As you can see, teka ha, ko-close up ko. Kusa na parang nawawala yung powder kasi yung init ng aking face, talagang siya na yung nagluluto or nag, parang nami-melt na siya sa ating mukha. So, I really love cooking method. Pero as you can see, talagang powdery-powdery look siya. Pero, kahit tumingin, kahit tignan siya ng malapitan, hindi siya guys nagki-cake. So, ready na siyang alisin sa ating face. Gagamit lang ako nitong kabuki brush. And this one is the flat kabuki na Sigma. Kasi sobrang lambot niya lang. Kaya hindi niya maaalis yung product sa aking face. Maaalis niya lang yung mga natirang powder. So, pagdating naman sa eye area, mas gusto kong ginagamit yung parang patulis yung dulo niya. Ano, mas madali. Guys, nag-makeup na ako ng mata kasi kanina tahol ng tahol yung mga aso. Kaya habang naghihintay akong huminto, tumahol yung mga aso ng kapitbahay namin. I do my eye makeup, pati na yung eyebrows. So, ang ituturo ko naman sa inyo guys is kung paano magmumukhang may dimension uli yung aking face. Kasi flat na flat, diba? Kasi parang matte na matte yung itsura niya. Kaya parang, alam yun, parang aswang or parang multo, ganyan. Ganyan yung mga datingan. So, first, ang gagamitin ko ay bronzer. Hindi agad ako magko-contour. Bronzer muna para mag-warm up yung ating face kasi talagang pale, maputla yung aking itsura kaya kailangan natin ng bronzer. Ang gagamitin ko, ang favorite kong gamitin ngayon is this one. This is from Sephora. Ito yung kanilang Trip to Haiti na bronzer. Medyo siya may konting shimmer pero sobrang ayos na ayos lang. So, yan yung kanyang itsura. Kuha lang kayo ng medyo slanted na brush. Dip it and make sure na itatap nyo guys ha. So, yan. Lalagay ko lang siya dito sa mga gilid ng aking face para magkaroon uli ng parang 3D, ganyan. Hindi tayo magmukhang maputla. Ibabalik niya yung buhay ng ating face. Yan. Pagkatapos nun, let's now move on na sa pag-contour para mag-slim yung ating face. Medyo mas magmukhang matangos yung aking nose. And for that, ang aking paborito, alam nyo na, yung aking Bahama Mama. Ang gagamitin kong brush ay yung ganito. Para mas chisel na chisel yung sa aking cheeks. So, top off the excess. Pwede kayong ganyan. O kaya naman ang sabi nila, yung sa may patilya nyo, pag hinatak nyo yung patilya, yan, pwede kayo dito magsimula. Kung ganun yung ginagawa ko, patilya muna. Pwede rin dito, sa inyong noo. Ito naman tayo sa ilong. Alam nyo na, kailangan medyo paliitin natin, pakyutin natin yung aking ilong. And ang gagamitin ko ay yung Tony Moly Cheek Tone Contour Duo. And ang kinuha ko is yung 02. So, yan yung kanyang itsura. And ang gagamitin ko is yung lightest shade. Para hindi halata na kinontour ko. Kasi kunyari pang daytime yung aking ginagawang look. So, kuha lang tayo. And top of the excess. And saka kayo mag-contour ng nose. So, there you go guys. Tapos na ako mag-contour ng aking ilong. And if you want, pwede nyo lagyan ng highlighter yung tip para mas magmukhang angat. So, ito pa rin yung gagamitin ko, yung Becca. Konting-konti lang. Lagyan nyo lang yung tip.
ang cute-cute lang. Tapos kuha kayo ng brush. Re-retouch lang ako ng konting-konting highlight pa. Ayan na guys. And of course, hindi makukumpleto ang look kung wala tayong lipstick. And ito ang gagamitin ko. Favorite ko siya as of the moment. Ito yung MAC Velvet Teddy. And great for everyday to guys. Ang ganda ng kulay niya. Parang inaano niya lang, ine-enhance niya yung kulay ng labi. Kaya ang ganda niya. Ang huling makeup product na ilalagay ko, siya naman yung mag-pre-prevent. Kumbaga siya na yung magsisil. I-pre-prevent niya na mag-oil up ako para looking fresh all day, every day ako. W Lab Sebum Out Finish Powder. Mabibili siya kay Althea Korea. And guys, sobrang effective niya. Hindi talaga ako nag-oiled up. Tapos, ang maganda pa dito, nagmumukhang makinis. Kasi syempre, pag nag-makeup ka na, lalo na ako, ang daming ilaw sa aking harapan, may tendency na parang, alam nyo, maglalagkit ka na kasi pinagpapawisan ka na. Ito, pag nagbeso-beso ka dun sa mga friendship mo sa event, ang kinis pa din ng face mo kasi sobrang fine siya. So, papakita ko na lang sa inyo guys yung pinaka-close-up. Yan siya guys. Sobrang fine. Kaya pag nilagay siya sa mukha, ang kinis hawakan. Pero ang kagandahan nito, hindi niya maiiba yung kulay ng mukha mo kasi wala siyang color. Translucent lang siya, kaya bonggam-bonggam-bongbong. Yan. Pinaka-final step, ito na talaga yung magsisil. As in, seal na seal and tutunawin niya yung powdery look. Alam ko guys, feeling ko alam niyo na to kasi lag ko siyang nire-rave sa aking mga vlogs. And guys, ay, lifesaver. Promise, pagpunta ko uli ng Tony Moly, bibili na ako ng marami kasi sobrang laging out of stock na lang siya. Kahit saan ako pumunta, sa may SM North, sa may Trinoma, na Tony Moly, lagi siyang wale, out of stock. Yun na nga, ito yung Tony Moly Chok Chok Green Tea Facial Mist. Sobrang pino ng mist na hindi man lang mamumove yung makeup ko. Plus, tinutunaw niya para magmukhang second skin. And, pinatatagal niya yung longevity ng makeup. So, saan ka pa? I believe this is 740, 700 plus. Pero, sobrang sulit. Guys, sobrang ganda. Hindi ko alam kung mabibigyan ng justice ng camera. Pero, as you can see, medyo powdery look yung aking fez, diba? Pag ginamit ko to, ewan ko kung makikita talaga yung difference. Ah, wait lang. Hindi ko alam kung narinig niya yung psss, pero sobrang pino niya. Hindi siya yung katulad ng ibang spray na kaya ang tendency sa sobrang lakas ng impact, kumbaga magagalaw yung foundation mo, ganyan. Eto hindi. Ang ganda-ganda lang talaga niya. Yan. So, ayan na guys, yung aking foundation routine. Very flawless siya tignan, but very natural.